Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali may online. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Batiin nyo muna si Dagul. Siya ang ating bantay ngayon. At tanong dyan ang aking wallet. Napakarami po ng laman ng aking wallet guys, no? Sobrang dami po. Nag-away-away sila. Kaya wala na sila, no? Nag-iwahiwalay na kaya. Naubos na rin. So, ayan guys. Joke lang po yun. Marami naman yung wallet ko. ID. No? Ito po ang ating magiging content ngayon. Napakadalang ko po mag-content ng mga paper bills. No, kasi bibihira lang ako nakakadali. Bibihira lang ako nakakabingwit eh. At kahapon nakabingwit po tayo ng isang 2015 Proscoin. Ayan siya, ang ganda. So nandagdagan na naman ang ating Proscoin. At ito, ang ating 50 pesos. No? At titingnan natin din sa Namista dahil alam ko meron din sa Namista na itong record itong mga bills. Eh, no? Mga 50 pesos bills eh, no? At yung iba pa. Ayan, kung mapapansin nyo guys, yung date niya 2019 meron siyang letter G at meron din ako nakita merong H siya nino 2019 H parang ayan po yung ating mga new generation currency no at ang bilang yan guys ang ating 50 pesos na ito ay meron siyang tinatawag na doon sa serial number niya na repeaters yung serial number niya at itingnan din natin sa Google para makakuha tayo ng idea kung ano-ano ang mga tawag no hindi kasi ako masyadong magaling pagdating dito sa mga serials numbers kaya titingnan natin ba para magkaroon po tayo ng idea ito nag-google ako guys para makakakuha tayo ng konting impormasyon dito ayan oh notes that the have serial numbers with digits that ascend or descend are pretty priced called ladder bills the most sought after are the true or perfect ladder serial. Example nung guys yung ladder na yun, yung sunod-sunod. Yun yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mukhang yun yung pinaka malaki ang value kapag meron kayong ganun. No? Tapos ito, yan, may mga repeating dyan. Yung example, yan. Tapos itong super repeaters, ito yung ating hawak. No? Ito yung kamukha ng ating 50 pesos na serial number. Ang example dito ng super repeaters ito 67 67 67 67 yung ating 50 pesos ay 437343 no ang nag-iba lang doon yung 7 eh at least napapagitaan yung 7 kaya para sa akin may ano yan may value pa rin yan kasi maganda yung salansa ng kanyang numbers eh no 4373 and 43 yan so titingnan din natin ngayon sa Animista para makita natin baka mayroon ng value doon at yung kanyang mga percentage yung kanyang mintage okay 50 peso na mista to guys no years 2010 up to 2020 pala yan so 10 years ito mga 50 pesos na ito so diretso tayo sa years at alam nyo guys hindi ko pa masyadong kabisado ang pasikot-sikot nito mga paper bills hindi tayo magaling dito eh pero unti-unti kapag makakahanap tayo ng mga rare na pera no unti-unti natin matututunan yan sapagkat aaralin natin yan ayan so hanapin natin year 2019 ito 2019 no oh. Ayan so 2019 1.3% mababa pala yung ating hawak eh ito yung ating hawak yung 1.3 ayan o 2019 meron siyang G signatures Duterte and Joke no? At sa ngayon wala pang value kasunod yung 2019 na 12% at 0.7% pero mukhang pareho lang itong 12% saka 0.7% eh. Wala naman kasi nga nakalagay dyan na ibang detalye no? Ang nakalagay lang signatures Duterte and Joke no? Yung 2019 yan ang ating hawak yung nasa taas na yan 2019 G signatures Duterte and Joke Joke no? At sa kasalukuyan nga, wala pang value sa ngayon. At masasabi ko guys, ano, swerte itong nakuha kong 50 pesos na ito. Kasi bukod sa mababa ang kanyang percentage, 1.3% lang. Eh, special ang kanyang serial number. Doon nga sa US, no, yung 676767, yung tinatawag nilang super repeaters. No? At itong ating hawak ay 437343. Muntik na, no? Pero maganda yung kanyang... yung napagitan kasi yung 7 eh no 437343 kaya
Doon po sa mga magagaling dyan, sa mga banknotes, no, sa mga serial number, na mga collectors dyan, comment po kayo dito. At nang magkaroon po kami ng idea itong mga supporters natin sa Kalimi Unay, kasi marami po dito eh mga baguhan lamang din sa pangongoleksyon na kagaya ko, at lalo dito sa mga papel. Hindi ko pakabisado yung pasikot-sikot nito eh. At sa value naman nito guys, meron ako isang nakita nga coin collector na bibili siya sa halagang 1,500 kung ang serial number ay solid na tinatawag, yung isa lang, like for example 5, puro 5 lang, no, solid ang tawag dun eh. So napaka rare nun. So, pag meron kayong mga hawak ng ganyan, i-comment nyo rito guys, at maaaring masurvey natin yung mga hawak ninyong mga paper bills na may mga special na serial number. Kaya paki-comment guys ha, at ito may bonus pa eh. Actually si Commander ang nakahuli nito kahapon na binigay niya sa akin kanina. Ayan o, 2015 na Pros Coin, napakaganda pa. Ang ganda pa ng condition nito guys. Itang kita nyo naman, may mga hawak na ako nito. At siyempre nadagdagan na naman ang isa. At madadagdagan na naman yung bakante doon sa album ko. Year 2015. Ayan, mabababa ang mintage nito guys, itong mga Pros Coin sa 2015. Pero yung sa 2013 na Pros, wala pa ho kami na ano nito eh, nasusungkit eh. Napaka-ilap ng 2013 na Pros Coins. Ayan. So ayan guys, ang content natin ngayon, comment nyo. Asahan ko po ang inyong comment, especially mga members natin dyan. At sa doon sa hindi pa mga members, mag-join na po kayo sa ating membership. Ayan. So maraming salamat po guys ha. At bago lang tayo magtapos guys, pasadahan lang natin yung kanyang serial number. Ito muna ang year, ayan o, 2019 G. Ayan, 2019 G, NGC ito, yung New Generation Currency. At ito po ang kanyang serial number, DE437343. Ayan, sigurado ako may value yan kapag ganitong mga serial number, kasi bibihira po yan, rare po ang ganitong mga serial number eh. Muntik na nga po maging super repeater sa iba, yung example na 676767. So ayan, meron na ako nga isang collection nito, at kayo din baka meron, at galingan yung paghahat guys. Until next time po, God bless you all. I'm out.